Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli ang iyong lingkod, si Laban sa Bungiro. Naniyayahan ko po kayo na mag-like, share and subscribe para updated kayo sa ating mga videos. At least, mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karanungan po tungkol sa sabong. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang klase ng pag-inject or turok sa manok. Okay. So, dalawang klase po ang pagtuturok. Ito po yung tinatawag na intramuscular or turok sa pitso at saka subcutaneous turok po sa balat, sa ilalim ng balat ng manok. Dito po yan, sa batok po. Ayan. So, ang dalawang klaseng pagturok sa manok ay pwede nating gawin. Walang problema po mga kasabong. Basta po tama ang pagturok at ang kanyang dosage sa gamot na binibigay natin. Ayan. So, mga kasabong, marami pong mga kasabong natin dyan na kadalasan po ay pinag-aawayan natin, no? Or ng iba dyan. Dahil daw ang mas maganda ay ang turok sa batok or turok sa pitso. Ayan. So, marami nagsasabi na ang sa batok daw ay maganda kasi madaling kumalat yung gamot dahil maraming ugat. Yan ang sabi nila. And din ang iba naman mga kasabong, nagsasabi rin na sa pitso ang maganda kasi daw mas maganda raw kasi yan daw ang tama. But still mga kasabong, according po sa Department of Agriculture sa United States, doon po sa kanilang nutrient database, ang pagturok po sa pitso at batok ay parehas lang po. Kasi andyan ang mga ugat at nerves sa pitso at batok. According po yan sa kanila. Ayan. Andin mga kasabong, kung ano ang level ng gamot or vitamins, yun yung sundin natin. According po sa direction ng gamot. Ayan. Kung saan kayo kumpurme or madali para sa inyo. At doon kayo nagpapanalo. Basta tama po ang pagbigay, walang problema. According po yan sa Department of Agriculture sa nutrient database nila. Ayan mga kasabong. Mga kasabong, pagka nagturok kayo ng mga B-complex, kamukha nito, B-complex, B12, B15, or multivitamins, inject po kahit saan. Pwede ibigay, pitso po or sa batok. Kasi hindi naman yan sila mga oil base eh. Ayan. So mga kasabong, turok kayo sa pitso 5 to 4 days bago ang activity para sure kayo na sasama sa dugo ang gamot. Ayan. Turok din kayo sa batok. Angatin ang balahibo sa batok. Ayan o. Angatin lang ito. Angatin para of course doon kayo mag turok. Kunting karayom lang yung nakatusok. Ayan. Pag turok kayo sa pitso, 45 degrees ang karayom na nakaayon po sa laman. Yung karayom po nakatutok po sa puwitan ng manok. Ayan po. Kung oil base ang gamot, baon po sa laman sa pitso using 3 ml na sirens. Ayan. Para yung karayom malaki para madaling pumasok ang gamot. Kasi of course oil base. So ang ating mga turok mayroong water base at saka oil base. Mahirap kasing ipindutin yung oil base pagka maliit yung sirens.
Normally, mga kasabong, ganito yung sirens. Ayan. So, pag nagturok po kayo, pag stag po, 0.3. Kung makita mo, mayroon siyang nakalagay. Ayan. Mayroon siyang babasahin na 0.3. 0.5 and then 1 ml. So, pag nagturok kayo sa batok, angatin nyo lang. Ganito. Aangatin nyo lang yung batok niya tapos iturok. Iturok ninyo. Kunting pasok lang po ng ating sirens, turok. Ayan. Pagka sa pitso po, mga kasabong, ang pinakadabis na gamit po ng ating sirens ay pointing sa puwitan ng manok. Ganyan po. So meaning, ganyan po yung pagturok sa pitso. Ayan. Ayan. So pagka 45 degrees ito, pagka ganyan, that is 90 degrees. 45 degrees ganyan. Ayan, 45 degrees. So tusok ninyo and then pindot. Ganun po. Para po sa mga baguhan dyan, 45 degrees po ang pagturok sa pitso and then kailangan pointing yung turok natin sa puwitan para hindi kayo mawala baka dito yung ano ninyo kasi nga po para po nakaayon po sa laman yung karayom na nakatusok sa puwitan ng manok. Ganyan po siya. So again mga kasabong, pag nagturok po kayo in according po sa level po ng gamot ninyo. Usually pagka stag ganito, 0.3 po. 0.3. Ayan. Ayan. Ito na po yung anak sa ating Melsim Black. Napilay po yung ating Melsim Black dahil sinama namin sa big events. So, wala na, nabali yung paa. So, ito na yung mga anak niya. Well, mga kasabong, to recap po mga kasabong, dalawang klase po ang ating pagtuturok, no? Pag-inject o pagtuturok sa manok. Ito po yung intramuscular or sa pitso o subcutaneous po sa batok po, sa ilalim ng balat. Ayan. Pagka sa ilalim ng batok, hilain mo lang ito, ito yun, may ilalim ng skin. Ayan, sa ilalim ng balat, yan, doon mo ituturok siya. Ayan po. And then mga kasabong, in according po sa Department of Agriculture po, ang pagturok po sa batok at saka sa pitso is the same. Kasi nandito po yung nerves and veins niya na marami at saka nandito rin, papuntang ilalim. Ayan. So, the same. So, kung saan ninyong gusto, pwede. Kasi nga po, according po yan sa studies. But still, kung saan kayo nananalo, or baga mas madali pala sa inyo, para sa inyo, di doon kayo. But huwag ninyong kalimutan, in according po sa direction ng ating gamot. Dahil may mga vet din dyan, may mga doktor din dyan na nagsasuggest. Ayan mga kasabong, inanyayahan ko po kayo na mag-like, share and subscribe para updated kayo sa ating mga videos. At least, mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Marami pong salamat sa inyo.